Today, mag-share ako kung paano ko ginawa ng mabilisan itong mga bullet bows. So, ito yung mga materials na gagamitin natin. Kailangan natin ng bullet bows, syempre, available sa DNG, ruler, scissors, Sanrio, kahit anong Sanrio or pantale na gusto nyo, or pwede din naman sinulid. Natapon ko, sorry, medyo clumsy tayo ngayon. Tapos, headband, optional lang naman, and then yung soft bands for babies. So, sa umpisa, magme-measure ako ng 5 inches sa ruler para sa ating big bullet bows. So, ayun, fold ko muna siya, and then kailangan natin ng 5 inches. Or kung gusto nyo naman, 4 inches or 6 inches, kayong bahala. Ako, okay na sa akin yung 5 inches, kaya yun yung ginawa ko. And then, ifo-fold ko siya into 2. Ayan. Pagka-fold ko into 2, magpapasobra ako ng mga 1 inch or 1.5 inches, and then ika-cut ko siya. Madali lang naman i-cut yung mga bullet bows, so kahit naman na scissors na, kahit anong scissors pwede naman, basta careful lang. And then ipipinch ko siya into 4 folds, ayan 4, and then hawakan lang. Kukuha tayo ng pantale or Sanrio. Ako gusto ko yung Sanrio kasi madali lang silang gamitin. Ayan, itatay ko siya. So, yan na yung form ng ating bow. Yung purpose nung pinasobra natin bullet bow, bullet fabric, ayan siya. Bali, yan ang magiging pinaka-tie natin. Medyo crucial nga lang yung part na to, pero pag nasanay na kayo, promise, madali na lang siya. Ayan, ifo-fold ko siya para hindi nakalitaw yung white niya once na ni-wrap around natin siya sa harap ng ating bow. So, ayan. From bottom, ifo-fold ko siya sa harap. Or sundan nyo na lang yung video, guys. Manahirapan akong mag-explain. And then, ayun, dun ko siya isushoot. Ipasok nyo lang yung finger nyo para hindi kayo mahirapan para sungkitin yung ating sobrang bullet bow. So, ayun, ipapasok natin siya doon, and then hila lang. Don't worry kung ma-deform yung bow natin. Promise, madali lang kausap yung mga bullet fabric dahil stretchable sila, madali silang ayusin kahit na alis or na-deform siya kapag ina-assemble nyo. Pwedeng hila-hilain para magpantay. And yan, hilain natin ng maayos, i-fold natin ng maayos yung ating tie para maganda siyang tignan at hindi messy. Medyo bulky siya sa likod, pero based naman sa experience sa mga ginagamit ng mga pamangkin ko and sa mga nakapag-try na, hindi naman siya hassle pag sinuot siya or hindi naman siya parang na mimisplace or what. Maganda naman yung ano niya, sturdy naman siya and hindi siya parang nahuhulog ganun or parang may bukol, hindi naman siya. So ayun, yung ating clip, ishoot lang siya kung saan natin siya binuhol. Ganun lang siya kadali, guys. Shoot lang ng shoot, okay lang kahit ma-deform yan, ayusin nyo na lang pag na-shoot nyo na yung ating clip. So ayan siya. So, okay na, tapos na. Ang kinagandahan ng mga bullet bows, kung gusto mo makapal yung tie niya sa gitna, okay lang din. Pero kung gusto mong nipisin, okay lang din kasi mahihila mo siya. And then, yung mga bullet bows na ginawa natin, pwede din naman siya sa mga headbands. Basta make sure lang na i-wrap natin yung headband natin ng gross grain ribbon or any fabric para maganda yung dikit ng ating bullet bow sa headband and hindi siya matanggal. So yun, babalik na natin yung ating clip. Alligator clip. Gumamit ako ng covered alligator clip para sa ating bullet bow, which is for me mas nice tignan. Pwede din naman na wala. Optional lang naman yun. So ayun, okay na siya. Napantay na natin. Ayos na natin. Kayo na lang bahalang mag-adjust pag kayong gumawa kung paano nyo siya gusto, kung paano yung finishing na gusto nyo. And then now, gagawin naman natin yung ating small bullet bow. Ang measurement ko dito is 3.5 inches, I think. Yes, 3.5. Same process lang naman siya dun sa ating big bullet bow. And then ifo-fold ko ulit siya ng dalawa. So dito sa small bullet bow,
Ang prefer ko yung hindi na siya itatay, hindi ako nagpasobra. Pero pwede nyo din naman gamitin as is yung process kung paano ginawa yung big bow sa small bow. Ako, gumawa lang ako ng ibang way pa para mapakita ko sa inyo na meron pa isang option para paano mag-tie ng bullet bow. So, ayan, same lang din. Finold ko siya into 4 and then itatali ko siya ng Sanrio ulit. So, ayan. Ayusin lang. Stretch lang. Dahil flexible yung ating mga fabrics, okay lang hila-hilain siya para magpantay. And then, hila-hila para walang nakikita mga white parts ng ating fabric sa ating bow. Okay lang yan. And then, ito, nagkamali ako ng cut, guys. Dapat, i-fold ko yan. So, masyadong maliit yung natirang fabric. So, papakita ko na lang din kung paano siya, yung output niya. Pero guys, pag kayo yung gumawa, mas okay kung ifo-fold nyo yung ating natirang fabric. Lakihan nyo ng konti and then ifold nyo para sturdy siyang tignan. Pero itinuloy ko na to dahil sayang yung ating fabric. So, ayan. Ganyan siya guys. Pag natapos na, ayusin nyo na lang yung pagkaka-fold niya sa harap dahil nagmamadali ako, hindi ko na ma-perfect talaga, pero yung process niya is ganyan din. Ang output nga lang kinaibahan dun sa naka-fold yung tie sa gitna is mas pleasant siyang tignan, mas neat. Ito kasi pagpasensyahan nyo na, nakalimutan kong mag-cut ng mas malaki. So, ayan. Dapat ang ika-cut is at least 1.5 inches din para ma-fold nyo pa siya. So, ayan. Parang ribbon type siya sa harap. And then, dun nyo din isushoot yung ating alligator clip. Hindi naman siya matatanggal, guys. Don't worry. Pero for those na gustong i-glue gun or lagyan ng fabric glue yung ating tie, pwede din naman para mas secured. Pero wala pa naman instances na natanggal yung mga tinay ko sa mga pamangkin ko ng mga bullet bows. So yan, kung gusto nyo gamitan siya ng soft headbands for babies, pwede din naman. I-wrap nyo lang yung, before nyo itie yung ating last part na pang ribbon sa bullet bow, ilagay nyo lang yung soft bands. And then tie ulit. Ganun pa rin naman yung output niya. Ang pinagkaiba nga lang is soft bands yung ating ginamit. Soft band, I mean. So, ayan. So, ayan yung ating tie. Kung gusto nyo ng palitan, okay din naman. So, very, very, very flexible pa rin din yung ating mga bullet bows. Maraming pwedeng gawin. Pwede sa soft bands, pwede mga head wraps. Yung head wraps, same din naman yung process. Sayang kulang yung time, magsha-share din sana kung paano siya gawin. Pero I think guys, marami nun sa YouTube, dun din ako natutong gumawa ng mga head wraps na bullet bows. So, ayan, ibabalik ko na sa clip yung ating bullet bow. Isushoot lang din doon. Again, covered alligator clip ang ginamit ko. And then, ayos-ayos lang para maganda siyang tingnan sa harap. So, ayan na po yung ating final output sa ating smaller bullet bow. And then, ito na, i-clip na natin yung ating set. So, gumawa ako ng isang set, big bullet bow and smaller bullet bow na magkaiba yung tie nila pero same prints. And then, ito pa yung isa kong ginawa kanina, mermaid scale na design. So, ayan. Ito pala guys, tama yung ginawa ko dito dahil hindi ako nagmamadali kanina. Ayan siya. Ang sinasabi ko, dapat naka-fold siya na ganyan para nice tignan sa harap. Hindi siya nakalitaw yung edges ng ating fabric sa harap. So, ganun din. Same process lang. Ang pinagkaiba lang talaga guys, maganda yung fold niya. And oops, naghimulmul siya sa side. Nahila ko kasi accidentally. So, pag may ganyan guys, pwede nyo naman i-burn ng mabilisan sa lighter. Okay lang yon para hindi maghimulmul yung side niya. And by force ko naman siyang nahila kaya naghimulmul siya dahil very stretchable yung ating mga bullet fabrics. So, ayan guys, inayos ko lang yung harap niya. Tapos, isushoot ko na yung clip. Tada! Tapos na! So, ayan guys!